Hello mga ka-jammings, I miss you all and I'm back for 2 months at ngayon nandito ako sa Victory Liner Pasay Station. Papunta ako ngayon sa Baguio. This is my gift for my birthday actually. Before my birthday, umalis ako dyan at last month yan. So para lang makapag-unwind ng a little bit dahil medyo pupukan yung schedule ko for 2 months at akong nawala for vlogging. But now I'm happy that I'm going to share some of my travel experience at ngayon nga ay papunta ako ng Baguio. So let's start in! So nagkaroon nga muna kami ng stopover bago kami umakyat papuntang Baguio kasi dadaan to ng Marcos Highway. So that time mga 2 hours na lang at nasa Baguio na kami. So medyo short break lang, mga 15 to 20 minutes lang na break, then balik agad sa bus. So maganda dito is marami food stall at marami kapagpipilian. So ayan, natapos na yung ibang pasaherong kumain para magkaroon ng kanilang break. Then we continue to travel at ayan, paakyat na kami ng bundok. Ang ganda ng view at mararamdaman mo na nasa Baguio ka na at malapit ka na kasi lumalamig na yung temperatura at hindi mo na kailangan mag-aircon sa loob ng bus kasi ramdam na ramdam mo na. So it's been a while since nakabalik ako dito at itong view ng aking hotel. So right after kong mag-drop off sa hotel ay dumiretso na ako ngayon dito sa Mines View. So very popular naman tong lugar na to. Alam naman ng lahat kung nasaan ito sa Baguio. Medyo may kalayuan lang din naman ito sa aking tinutuluyan. So this is the view. At fortunately hindi naman masyadong matao nung araw na yun. Hindi siksikan, you can take your pictures. Yun lang yung kagandahan pag umalis ka or nagpunta ka sa mga spots pag tuwing weekdays. Yun kasi ang mas less yung tao kaysa pumunta ka ng weekends. Sure ball na ko, magkakapalit na kayo ng mukha nung katabi niyo sa sobrang dami ng tao. So aside from that, you can enjoy also some activities here sa Mines View. So you can take a pictures with those horses na may kulay, may pink, may violet pa yung hair. I'm not fan of it na sumakay sa mga hayop. It's my choice, but this is the way of living para kumita yung mga locals dito sa Baguio. So ayan, ang goal ko naman talaga dito is ayan, ang magsuot ng traditional Igorot tribal dress or they call it bahag in Tagalog. So I think this is my third time to visit Baguio, but first time ko lang magsuot ng traditional dress ng mga Igorot. So I'm having fun of it. Actually gumagawa ako ng reels nito, so mukha akong tanga dyan. At yan, nagustuhan ko naman yung outfit ko dito. I'm showing you off what it looks nakatalikod. Ayan, meron pang mga accessories like yung headdress, pati yung necklace na sun. Saya lang. At dito rin nyo lang naman yan marirent sa loob ng Mines View. Ayan yung mga locals at mga elders. For 50 pesos, you can have your own Igorot tribal dress. Aside from the view and renting the Igorot tribal dress, you can purchase also other Baguio products like walis tambo, handcraft bags. May mga plants din sila dito na binebenta. Merong mga jams, strawberry jams, tas meron ding taho in strawberry flavor and ube. And many, many more. You can check it out doon sa mga stalls na nito nakapaligid sa Mines View Park. At ito nga palang prices ng kanilang entrance. Next up is the mansion house. Dati pwedeng pumasok sa loob ng the mansion. For now, limit na nila yan. Pwede nyo nalang silang makita sa labas. Dito sa gito nakikita ninyo. Diyan na lang kayo pwedeng magpa-picture at this moment. So, frustrating lang. Pero meron naman ka-open gate sa gilid.
So ito yung view pag napunta kayo doon sa The Mansion. So hindi na kayo pwede pumunta further doon. Dito lang sa may gate mismo. Just across The Mansion, makita nyo itong park na to. This is the Wright Park. So Wright Park actually is known for horseback riding services. Pero hindi nyo pa siya makikita ngayon. Mamaya makikita siya. Nandun kasi siya sa baba. So maraming nagjo-jogging dito. Magandang maglakad-lakad after nyo doon sa Mines View and sa The Mansion. Welcome sa Wright Park. Yan, across lang yun siya ng The Mansion. May kita niyo yan sa dulo. So, diretso lang natin to. Habang naglalakad tayo pababa, madadaanan nyo rin itong House of Representative Residence. I don't know kung may congressman ba dito nakastay ngayon, pero ito ang kanyang itsura. Apakaganda. Bagyo na bagyo feels. Para ka na sa ibang bansa. Ito yung other side niya. So, along with this, may kita nyo rin, may maganda silang comfort room. Ayan, may nakita kayo nagja-jogging. Tapos, pababa na yan. Bababa tayo dyan. Mamaya may kita natin yung horseback riding services na sabi ko kanina. At in the middle of the park, ito, may parang may bungalow dito na pwede kayong mag-rest. Papakita ko yung tsura niya. Ang ganda nung scene, ang ganda nung lugar. Tahimik. At syempre, makakapagmuni-muni kayo. Meron din mga stalls dito nagbebenta ng local products, same dun sa Mines View, at meron din parking dito sa bandang dulo. Actually, dito sa may bandang dulo, maraming nag-outdoor activities like this. Meron mga nag-skateboard, meron nag-badminton, kasi medyo open pa yung space dito. So, hindi sila abala dun sa mga nag-exercise or yung mga nag-jogging or biking dun sa Wright Park. Lakad ka lang ng konti at ayan, makita mo na yung hagdan going down. But before that, I just want you to show this scene that I capture on this video. Ang ganda nung lugar. Para akong nasbraska. Pababa na yung araw or it's getting sunset na this time. So the temperature changed na already. Medyo malamig na siya. At abutin lang medyo makapal-kapal yung suot kong damit. At pala, ang scene na yon, ang saya-saya lang, grabe. And ito yung hagdanan ng pababa. So, pababa na tayo. Mula doon sa taas. At ito yung makikita nyo. Ganyan. So, puro pine trees yung sa loob. At doon sa baba makikita nyo may mga kabayo rin na pwede nyo sakyan. See ya. At ito na nga sila, ang mga ponies natin, nakahilera na sila. You can rent them. Hindi ko lang nakuha ata yung details kung magkano ang per hour or rate nila sa mga kabayo. I think for 30 minutes na riding yan. At meron dyan sa other side nito, may park or loop dyan na doon lang kayo pwedeng mag-stroll, paikot kasama yung mga kabayo. This is the example ng mga nag-avail ng services at papasok na sila doon sa loop. After Wright Park, dito na ako dumaretso sa isa sa mga pinaka-iconic landmark dito sa Baguio. At syempre, hindi nyo ma-experience ang Baguio feels pag hindi kayo dumaan dito or tumambay man lang for a couple of minutes or hour. Dito yan sa Burnham Park. So, yan ginagina ko ng dating. Konti pa taon yan kasi weekdays. Pero pag umaga na at bumatak na ng weekend, mapaumaga o gabi, jam-pack ang lugar na ito.
And dito nga sa Burnham Park, hindi ka na mabubore kasi maraming stall, maraming ganap, marami kang gawing activities. Katulad dito sa gabi, meron itong pabike na pwede mong rentahan. Meron din naman ito sa umaga din. Sa morning, meron mga nagsuzumba, meron mga gumagawa ng kanilang mga school project, magkakalapit lang naman yung mga schools dito. At pag tuwing gabi naman, meron namang night market. So nag-start na siya noong January. So this is yung mga bikes na pwede nyong hin. And yan, paikot-ikot lang kayo sa specific designated area para gamitin tong mga cards na to. And that's all for now para sa aking day 1 dito yan sa Baguio for the year 2024. Magkita-kita po tayo sa next vlog. Goodbye!